Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Kiwan Bonsai Journey. Ngayon sa video ito ay samahan niyo akong iwire ang mga sanga ng punong ito at saka magtanggal tayo ng mga sanga nito na di na natin kailangan, para yung mga sanga na lang natin na kailangan natin ang matira, para mas madali silang lumaki. At tanggalin natin yung mga sanga nito na di na natin kailangan. Ito sila. So makikita nyo dito, ito. Pinatubo ko ang sangang ito, pinalaki at saka pinutol ito. At nung tumubo ang sangang ito at saka iyan, kinarve ko siya dito. Ayan. Na-carve ko ito para dalawa na ang sanga ko dito. Pero ngayon kasi may tumubo doon sa may bandang ilalim niya, ayun, may tumubo siya. So tanggalin ko na lang ito at saka ito na lang yung gamitin ko, kasi mas mabilis itong lumaki kaysa ito. So tanggalin ko yan ngayon, putulan ko dito at saka i-carve itong pinagputulan ko, para ito na lang gamitin ko. Palakihin ko na lang yan at saka putulin ko pa yan walang araw. Dito rin, ito rin ang sanga ito, tanggalin ko rin ito kasi di ko na yan kailangan. Pakita ko yan mamaya sa likod kung bakit tanggalin ko yan. At saka dito, ito tanggalin natin ito dahil di na rin natin yan kailangan. Anong binili ko ang materialis na ito ay di ganito ang kanyang itsura. Ipakita ko sa inyo yung picture niya nung binili ko to. So ayan na, nakita nyo na yung picture niya. So magkaiba na siya ngayon. Kasi nung binili ko itong materialis na ito ay pangit siya, wala talaga siyang forma. So pinatubo ko na lang ang mga ito, ito at saka ito. At saka itong sa likod, ako na rin yan nagpatubo. Abali ito, andito na to dati kaya lang maliit, pinalaki ko na lang yan. So, at saka ito, pinalaki ko ito. Nung malaki na siya, pinutol ko na siya dito. Ngayon, ito, pinatubo ko ito at saka ito. So ngayon, ang gawin ko dito ay palakihin ko lang muna ang mga sangang ito at saka ito. Ito rin, pinatubo ko rin yan. At nung malaki na siya, pinutol ko dito at saka pinatubo to. Ngayon, ang gawin ko dito ngayon, i-wire lang itong mga sanga niya at saka yung sa likod. I-wire ko ngayon yan at saka hayaang mag-weld uli, para mas mabilis siyang lumaki. So ayan siya. So ganito lang talaga ako magpalaki ng aking mga sanga. Mas madali kasi siya pag ganitong proseso. So ipakita ko lang yung sa may bandang likod niya. So ito, ipakita ko to. Bakit ko to tanggalin? At tanggalin ko to kasi masyado na siyang malapit dito sa trunk natin. At saka ito, tanggalin ko rin ito. Ayan. I-carve ko ng ganyan para yung movement ng sanga natin dito sa likod ay gumanda. Ayan. Pag na-carve ko siya ng ganyan, so yung movement ng ating trunk ay gaganda siya. So ang sangang ito na lang ang gamitin ko. Ito, tanggalin natin ito. So tingnan natin dito sa may likod to. So ang sangang ito at saka ito, ito na yung gamitin ko. I-wire ko to mamaya. I-wire ko to at saka palakihin. Dito naman, i-wire ko lang to uli para yung movement ng ating sanga ay di bumalik sa street. Ito pala yung isa. Ito yung sinabi ko kanina diyan sa may harap na tanggalin ko. Ito, tanggalin ko to siya dito. Ayan.
Para ito na lang, sangang ito ang gamitin ko. So, tanggalin natin dito. Para mas gumanda pa siya. Kapag natanggal natin ito, gaganda pa siya. So, yan, ito yung likod ng ating puno. So, tanggalin muna natin at saka iwar mamaya. So, tanggalin na natin. Ayan, natanggal na siya. I-carve lang natin to mamaya. I-carve na natin. Mas magandang i-carve natin yung pinagpatulan natin na pabilog. Para pag nag heal yung balat niya ay di siya halatang may pinagputulan. Ayan, tapos na. So, gumanda na siya. Bali, itong sangang ito, ito yung magiging asangakod papuntang likod at saka dito rin sa may gilid. So, yung isa na naman ang tanggalin natin. Ah, ito, tanggalin na natin. Kasi masyado siya malapit dito sa trunk natin. Pag lumaki ito, ay didikit na siya dito sa trunk natin. So, ito, tama lang yung distansya niya sa trunk natin. Kaya ito ang gamitin natin. So, tanggalin na natin. Ayan, natanggal na. So, maganda na siyang tingnan. Ay, carve ko lang muna. So, ayan na. Pagtubuan yan ng balat, di na yan halata na may pinagputulan tayo dyan. So, ang isunod natin ay ito. Tanggalin natin ito dito para yung sanga natin ay may galaw. So, putulin na natin. So, ayan na siya. Naputulan natin. I-carve ko lang. So, yung galaw ng ating sanga ay nag-improve siya. Gumanda siya. Yan, may galaw na yung ating sanga. Kanina, kung di ko to tinanggal, ay yung sanga natin ay straight siya. So, pangiting na. Ngayon, maganda na siyang tingnan. Ayan, tingnan natin. So, yung sanga natin ay may galaw na siya. Ayan. So, ang sangang ito, ito yung gamitin ko. Iwire ko to
para madala ko na siya dito papuntang likod. At itong isa dito sa gilid. Pag malaki na to, putulin ko ito dito. At saka yung sangan niya dito, dalhin ko din siya papunta dito sa likod. At saka dito sa kabila, dalhin ko dito sa side niya. So ayan na siya. Ibalik natin doon sa front. May tanggalin tayong mga sanga doon. Dito na ulit tayo sa harap. Ang sangang ito, ipakita ko lang sa inyo ito. Ito sana yung magiging front branch ko. Kaya lang, ngayon, di ko na to kailangan. Tanggalin ko na lang ito. Ito na lang yung magiging front branch ko. Di ko na to kailangan. Tingnan nyo. Itong front branch ko at saka yung back branch ko ay magkatapat lang. Tingnan nyo. So may tendency pag hinayaan ko to, pag lumaki to, magkaroon dito ng reverse taper. Lalaki dito. So tanggalin ko to kasi may sanga ako doon sa likod. So tanggalin ko to. Ito na lang yung gagawin kong front branch ko. So tanggalin muna natin. Tanggalin ko na. Ayan. Ang design ko sa punong ito, bali itong sangang ito, matatawag na natin itong trunk kasi malaki na siya, at saka ito, at saka ito, trunko na rin ito. So ito, maglagay ako dito ng aking apex. Bali ang design nito ay multi-apex. Dito may apex ako dito. Bali ito yung sanga niya sa baba. At saka dito rin, may apex din ako dito na maliit. Doon sa likod, may semi apex ako doon. At saka ito yung pinaka amin apex niya. So maraming apex to kasi yung mga sanga ko ay malalaki na sila. Ayan. Trunko na ito, di na to sanga. So kailangan kong gumawa dito ng kanya-kanyang mga apex nila. So, i-wire ko muna ang punong ito. Ipakita ko lang pag matapos na. Ito na po ngayon ang itsura na ating puno. Matapos kong na-i-wire yung mga sanga na kailangan kong i-wire. At saka, pinutol yung mga sanga na di ko na kailangan. Gaya ng sanga dyan. So, ikutan na natin ang ating puno para makita natin ang 360 degrees. Anggol nito. Ito yung kanyang likod. Ito. Saka ito yung kanyang kanan. Ito yung kanyang itaas. So ngayon ang gawin ko sa punong ito ay hayaan ko naman itong mag-wire uli at saka bago ko putulin ulit yung kanyang mga sanga. Hayaan ko muna silang mag-weld para mabilis lumaki yung kanyang mga sanga. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matutong mag-bonsai para magkaroon din sila ng idea kung paano ito gawin. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para ma-notify kayo sa mga susunod kong gawing video. Salamat sa panonood.